Hi everyone, this is Mama A and welcome back to my channel. And for today's video guys is sasabi ako kung ano yung pwedeng pangtanggal ng stretch mark. So alam naman natin guys na ayaw natin ng stretch mark sa katawan, di ba? Kasi ako ayoko, alam ko ayaw mo rin at ayaw natin lahat. So ngayon guys ay meron akong ipapakita sa inyo na pwede nyong makita sa inyong bahay ngayon na pangtanggal siya ng stretch mark. So ngayon guys, ito yung ina-apply ko. Ano siya guys? Vicks. Ito. Vicks. So, Vicks Vaporub. Alam ko na alam nating lahat na ang Vicks ay pang ano lang ng gamot lang ng sipon, tapos yung medyo sakit-sakit ng ulo, at saka yung kunting ubo pang tap natin sa ano, sa dito sa dibdib, sa likod, ganun. But, hindi natin alam na pwede pala siyang pang gamot ng stretch mark. Kasi ako guys, nung nanganak ako, na-worried ako kasi yung stretch mark ko sa chan is parang itim-itim yung ano niya, yung stretch mark ko. So ngayon, nag-try ako kasi bumili ako ng ano, ng lotion na hindi ko na lang papangalanan kung anong lotion yun. Guys, malaki binili ko, medyo mahal siya. Tapos hindi naman siya parang nag-effect sa nag-ano sa akin, effect after nung naubos ko siya. So siguro iniisip ko na lang na baka hindi hiyang yung skin ko doon sa lotion na 'yon. So ngayon, nag-research ako guys, nag-research kasi mahilig din kasi ako magbasa-basa ng mga libro. Tapos nag-research ako kung ano yung pwedeng home remedy ng stretch mark. So ngayon, nakita ko siya guys, itong Vicks Vaporub na pwede pala siyang igamot ng pangtanggal ng stretch mark. So ngayon, tinatry ko siya guys. Kasi una, ina-apply ko siya sa chan ko. Pero hindi ko siya ina-apply ko siya guys sa gabi lang bago ako matulog kasi hindi ko naman siya i-apply ng 3 times a day or 2 times a day kasi meron namang baby na nag-breastfeed kasi ako. So ayoko kasing ano pag umaga ko nilalagay, iba ka maanuhan si baby, maanuhan dito sa yun sa mag-daddy siya. So ngayon ina-apply ko lang siya yung before ako matulog. So pag i-apply ko to guys, i-ano ko siya sa may chan ko, tapos binabalutan ko siya ng cling wrap. Yung cling wrap guys, pero kung wala kayong cling wrap sa bahay, pwede niyo siyang gamitan ng alam mo yung mga parang may girdle, ganun, girdle. Kung wala kang girdle, pwede rin yung parang as in fit siya, mga leggings na fit sa iyo na ano isuot mo siya para maano siya, parang ma-press yung chan mo. Tapos kinabukasan guys, after mo kasi i-overnight mo siyang apply, di ba? Kinabukasan after mong i-apply yung Vicks, pag natanggal mo na yung cling wrap, a-applyan mo siya ng konting baby oil. Ganito, konting baby oil siya guys. Huwag mong damihan, konting-konti lang. Basta ano lang, maano lang yun sa kamay mo, konting-konti. Tapos i-massage mo sa chan mo after mo matanggal yung cling wrap. Kasi, ito kasing Vicks Vaporub guys, alam naman natin na meron siyang content ng eucalyptus oil, meron siyang cedar leaf oil, meron siyang petrolatum, yung petroleum siya, di ba? At saka, meron din siyang camphor and turpentine oil. So meron siya ng ganun. So nakakatulong siya talaga na maglessen yung mga stretch mark natin. Guys, nag-apply ako nito mga 1 week lang siguro, nakita ko na yung effect. Yung iniisip ko, bakit pa ako magbibili ng mamahaling mga lotion kung meron ko namang pwede akong makamura at effective pa sa akin. Pero guys, itry nyo lang to kasi hindi ko naman sinabi na 100% to mag-e-effect sa inyo kasi kanya-kanya din naman tayong skin type, di ba? Malay mo sa akin, effective na effective to sa akin, pero sa inyo din hindi siya masyadong nag-effect. Pero itry nyo lang. Malay mo, wala namang masama kung i-try nyo kung namang problema ka talaga sa stress mark mo kasi
tayo naman guys, kahit lalaki, babae, magkakaroon ng stretch mark, kahit bata or yung nanganak na or yung dalaga pa, ganyan, magkakaroon talaga ng stretch mark. Kasi yung mga dalaga, alam nyo ba yung mga dalaga pa, nagkakaroon yan sila ng stretch mark. Kasi pag nagrigla sila, kinakamot nila pag may katikati, di ba? Yun ang dahilan na magkakaroon sila ng stretch mark. Kasi pag ano, pag nagrigla kasi tayo, yung balat kasi natin medyo nag-ano yan, parang nag-stretch. So pag kinakamot mo kasi makati, yun, magbabakas yun yung mga stretch mark natin. So sa mga lalaki naman, magkakaroon talaga sila ng stretch mark, lalo na kung payat ka, naging mataba, tapos yung mataba naging payat. So ganun yun. So magkakaroon din yung mga lalaki, lalo na tayong mga ano, mga mommies na naka-try ng ano, mabuntis, di ba? So ako, 3 beses na akong mabuntis. Nung una ko kasi ano guys, pagbubuntis, hindi ko na-try na magkaroon ng stress mark, kasi hindi ko naman ako nagkakati nung una, tapos hindi ko din siya kinakamot. So wala akong stress mark nung una. Nung pangalawa na at saka pangatlo, lumalabas yung stress mark ko. Tapos ang maano pa kasi, itim siya kasi hindi ni siya maputi. So nag-worried na ako. Sabi ko, anong itsura na yung tiyan ko? Dami ng stress mark, itim-itim pa. So yun ang hinahanap ko, na magkakaroon ako ng remedy, home remedy na i-apply ko sa stress mark ko. Kasi guys, hindi naman natin ano, sabihin na okay lang magkakaroon ako ng stress mark, ganyan ganyan. Maganda din naman talaga kung medyo aalagaan mo kunti yung ano, yung sarili mo, or kahit ako, meron akong stress mark dito, ganyan, dito sa my legs, dito sa chan, hindi lang sa chan kundi dito sa legs meron. Tapos kasi dati, yun nga, ako kasi taba ako, taba, tapos biglang pumayat, tapos biglang balik na taba, ganito. So yung ano ko talaga, yung skin ko talaga, banat na banat, from stretch, nagliit, tapos stretch na naman ulit. So magdami ka talagang stretch mark na makikita sa katawan mo. So ngayon, I hope sa mga videong ito, nabibigyan ko kayo ng simple ideas na pwede nyong i-apply sa bahay nyo ngayon. Kasi guys, makikita nyo naman to kahit saan-saan, kahit sa tindahan siguro makikita mo tong ano, Vicks Before Up. Kahit sa tindahan, meron kang ganito. Kung may anak ka na, hindi ito nawawala sa atin kasi ito baby oil to. So pwede mo siyang andyan lagi sa bahay nyo. So yun na lang ha. Ang gagawin nyo, apply the Vicks Before Up sa affected na ano, sa affected na skin. Tapos, balutin mo ng cling wrap. Kung walang cling wrap, balutin mo siya ng kahit care doll or kahit yung basta fit na mga leggings, ganyan. Tapos, after mo, gawin mong overnight. So, after noon, kinabukasan, tanggalin mo yung cling wrap at saka mag-apply ka ng konting baby oil. So, I hope sa videong ito, nabigay ko sa inyo yung na-experience ko na at naging effective sa akin, para magkakaroon naman kayo ng konting ideas. So I hope guys, na sa susunod na video andyan pa rin kayo. Sa hindi pa nga nakapag-subscribe, subscribe na kayo guys, like and share, and then hanggang sa muli, thank you for watching.